Hello mga Palalabs! Ngayon po ay gagawa tayo ng Honest Review. Ngayong araw po ay hindi muna tayo magluluto, pag-uusapan po muna natin ang dalawang whipping cream na parehong stable, pero mga Palalabs for sure, meron din po silang difference. Tara na po at samahan nyo ang inyong Mommy Labs sa pagre-review. Una po nating itry ay ang whipping cream na gawa ng Oleo Fats Incorporated. 1,000 grams or 1 kilo ang laman nito. Tingnan nyo po, paste po ang consistency ng kanilang whipping cream. Sa pagsasalin po ng whipping cream na ito, para sa akin ay mas madali dahil nga po may lalagyan at kung hindi po natin maubos, tatakpan lang po natin. Then, sa isang malinis na mixing bowl, magtimbang po tayo ng 250 grams ng ating whipping cream. Ang gagawin po natin ay ibibit po natin ng 2 minutes ang ating whipping cream sa medium speed. Ito po ay paste at mamaya magko-color white na po ito after 2 minutes. After 2 minutes, ganito na po ang ating cream. Once in a while, i-scrape din po natin yung pinaka-side, ganun na rin po yung pinaka-ilalim. Nang sa ganun, ma-sure po natin na nabibit po natin itong mabuti. Ngayon naman po ay magdadagdag tayo ng 1/8 cup ng cold water or cold milk sa ating whipping cream. Pero dahan-dahan lang po natin itong ilalagay at ibibit po ulit natin it for another 3 minutes. Sa mga nanalo po ng ating hand mixer noong ating second giveaway, congratulations po uli. At sa gustong sumali or sa mga gustong ma-update kung kailan uli ang ating third giveaway, join lang po kayo sa ating FB page. After 3 minutes at naihalo na rin po natin lahat ng ating mga liquid, scrape lang po ulit natin ang side, ganun na rin po ang pinakailalim. Then, ilalagay naman po natin ito sa refrigerator ng 1 hour. After 1 hour, ibit po ulit natin ang ating whipping cream ng 4 to 6 minutes. Habang dinadagdag po ulit natin ang ating 1/8 cup of cold water or cold milk. Bali, maximum na po natin yung 6 minutes ha. Nang sa ganon, maiwasan po natin na ito po ay ma-overmix. After 6 minutes, ready na po ngayon ang ating whipping cream. At tingnan nyo naman po pag ito po ay ating ini-spread, kung gaano po ka-smooth and silky ang ating whipping cream. Ipakikita ko na rin po sa inyo ngayon kung paano ko kinukulayan ang ating whipping cream. Much better po kung ang gagamitin nyong pangkulay ay gel, pero kung talagang wala, pwede naman po yung liquid. Paunti-unti lang po ang paglagay natin sa ating mga food color, then haluin po natin itong mabuti at kapag hindi pa natin na-achieve yung desired color na gusto natin, magdagdag po ulit tayo ng kaunti. Ang susubukan naman po natin ngayon ay itong whipping cream ng Whip It ng Bakersfield. Same lang po, napapaste po ang whipping cream na ito. Medyo mas mahirap lang pong isalin o ilagay sa mga mixing bowl dahil nga po nakapack ng ganito ang kanilang whipping cream. At kapag hindi nyo po naubos, hahanapan nyo pa po ito ng garapon o ilalak nyo pa po ito para ma-store. Same lang po sa whipping cream kanina, 250 grams din po ang ating nilagay. Ang dami ng ingredients, ganun na rin po ang ating ilalagay na mga liquid at ang oras ng ating pagbibit ay gagawin natin pareho nang sa ganon matry po talaga nating mabuti ang ating mga whipping cream. Dahil paste pa po ito, ibibit rin po natin ng 2 minutes hanggang ito po ay maging creamy at maging color white. At i-scrape rin po natin ang gilid, ganun na rin po ang pinakailalim. Then, ibibit po ulit natin for another 3 minutes habang inilalagay po natin ng paunti-unti ang 1/8 cup ng cold milk or cold water. After 3 minutes, ilagay po ulit natin ito sa ating ref at kunin natin after 1 hour.
After 1 hour, i-beat po ulit natin ito ng 4 minutes na ang maximum ay hanggang 6 minutes. Habang nagdadagdag po ulit tayo ng 1/8 cup ng cold milk or cold water. Bali po, lahat ng ating inilagay na liquid pareho po doon sa ating unang whipping cream at sa ngayon ay pareho pong 1/4 cup. Smooth and silky rin po ang outcome ng ating whip it. To check naman po ang stability nito kung wala po sa loob ng ating ref, mag-whip po tayo nito sa isang plato at hahayaan po natin ito sa medyo mainit na lugar sa loob ng ating tahanan ng lagpas ng isang araw. Itong kulay puti po ay ang ating Bakersfield Whip It. Heto naman pong kulay lavender ay ang ating Oleofats Whipping Cream. Kung ito po ay ating itatagilid or even itataob, parehong pareho po silang stable. Pero let's see, after 24 hours or higit pa, kung paano na ang stability nila. Pagkatapos po ng lagpas isang araw, heto na po ang ating mga whipping cream. Bali 1 PM ko na po ito ginawa kahapon at 5 PM na po ngayon. And still, kahit itagilid po natin ito, pareho pa rin pong stable at wala pong bahid na pagdulas. Tingnan nyo naman po ngayon ang texture after 24 hours, halos namumuo pa rin po yung ating whip it na gawa ng Bakersfield. At heto naman pong whipping cream ng Oleofats ay stable pa rin pero mas basa. Katulad po ng nabanggit ko kanina, para po sa stability, pareho po silang stable. Ang maisasuggest ko lang po sa inyo, kapag ang ginamit nyo pong whipping cream ay itong Oleofats, total of 1/8 cup lang po ng liquid ang inyong pwedeng idagdag sa 250 grams ng whipping cream kung ang gusto nyo po ay mas firm na kagaya po ng sa Whip It. So para naman po sa magiging dami, kapag pareho pong 250 grams ang ating ginawa o ang ating binit, mas magiging madami po ang Whip It. Bakit? Dahil nga po mas marami tayong liquid na pwedeng idagdag. Sa packaging naman po, katulad na rin ang sinabi ko kanina, mas gusto ko po ang Oleofats Whipping Cream dahil nga po kapag hindi po natin naubos, madali lang pong i-store dahil tatakpan lang po natin. At bukod po sa stability, alam kong concerned din kayo sa lasa nito. Oleofats Whipping Cream ang pinili ng ating mga masusising tagapanlasa according sa taste. Bakit? Kasi po si Whip It ay okay naman, kaya lang po para siyang nasobrahan sa vanilla, kaya kung malalasahan mo siya, para na po siyang may aftertaste. At sa presyo naman po, ang Bakersfield Whip It na 1 kilo ay nagkakahalaga ng 296 pesos. At ang 1 kilogram naman po ng Oleofats Whipping Cream ay nagkakahalaga ng 260 pesos. Sana po ay mayroon uli kayong natutunan ngayon kahit kaunting kaalaman. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Maraming salamat mga palalabs! Hanggang sa muli po nating pagluluto!